We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos yung araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Loco Station, ako si Joan Punsoy. Live naman mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Harold Reyes. Ilang aberya ang naitala sa final testing and sealing sa mga vote counting machine sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell! Si Jay, sinubukang gamitin ang mga vote counting machine dito sa Dagupan City para sa final testing at sealing kaninang umaga. Pero may ilang VCM na pumalya at nakita ng problema tatlong araw bago ang national at local elections. Kinuha ng mga electoral board ang mga vote counting machine sa isang silid at dinala mga ito sa kanilang polling precinct. Itinuro sa mga poll watcher kung paano tanggalin ang selyo ng mga VCM sa isang polling precinct sa Barangay Poblacion Weste. Umabot ng mahigit isang oras bago na-activate ang VCM. Bahagyang naantala ang final testing at sealing. Medyo natagal lang kami doon sa VCM na pagsiswitch kasi siyempre kailangan mo munang talagang iyaserta eh. Mahirap magkamali. Kaya yon. Okay naman po. Nagkaaberya rin ang VCM sa isang polling precinct sa Barangay 4. Nagkaroon ng paper jam at hindi mabasa ang isinasalang na balota. Ayaw basahin kanina kasi may obstruction sa silong. Sa silong lang na. Depende po sa pagsubo ng mga butante. Kasi pag hindi nila alam yung ballots. Agad silang tumawag ng technical support staff, saka nirestart ang VCM. Muling gumana ang VCM, pero may mga pagkakataon na bumabalik ang problema. Nagkaroon po ng obstruction po doon sa scanning po nung ballot po. Pagkalagay po ng paper ballot po, is hindi po lumabas yung paper po sa baba ng balot. Ayon sa COMELEC Pangasinan, may mga bayan din na nakapagtala ng aberya sa VCM sa final testing at sealing. May mga parating daw na karagdagang supply ng VCM. Na-report na sa main office yan, tinutugunan naman na. Actually, parating ngayon, nasa NLEX ngayon yung isang truck na magbibigay ng magmaydalang contingency VCM. Although hindi tayo sigurado kung kakasya yan pagdating ng election day.
Si Jay, ayon sa COMELEC Pangasinan, anumang oras ngayong araw ay darating itong karagdagang VCM. Ito yung mga contingency VCM na nirequest nila sa COMELEC Central Office matapos ngang pumalya ang ilang VCM dito sa lalawigan sa final testing at sealing kanina. Sa Dagupan City, sa 194 na vote counting machine na isinalang sa final testing at sealing, ayon sa COMELEC Dagupan, tatlo dyan ang pumalya at yung isa ay naayos na habang bibigyan naman sila ng contingency VCM. Samantala, bukas na ipatutupad ang huling araw ng pangangampanya ng mga national at local candidates, habang sa May 8 at sa May 9, ipatutupad naman ng COMELEC at pulisya ang liquor ban. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio. Gunman sa pagpatay sa isang barangay chairman sa Bangued, Abra, arestado. Naritong report. Hawak na ng pulisya ang 21-anyos na si Robert Milliare matapos maisilbi ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa tangkang pagpatay sa isang kapitan sa Tayum, Abra noong 2020. Napag-alaman na siya rin ang suspect sa pagpatay kay Barangay Chairman Ronnie Bringas ng Barangay Angad, Bangued noong Abril 27. Nahulihan din ng caliber 45 na baril ang suspect nang siya arestuhin ng mga otoridad. Actually, so nung last week kasi nung nangyari na labarin si Cap Bringas, tuloy-tuloy naman yung manhunt operation natin. Kasi na-profile po natin yung suspect na mayroon po siyang pending warrant of arrest. So tuloy-tuloy yung manhunt operation ng mga tao natin. Itinuturing na ng pulisya na case solve ang pagpatay kay Bringas. Maliban kay Milliare, nasampahan din ng reklamang murder ang dalawa pang individual at isa naman ang sinampahan ng reklamang obstruction of justice. Sila umano ang kasabwat ng suspect sa krimen. Ayon po doon sa investigation natin, doon pa rin sa suspect, nag-execute po yung primary suspect ng extrajudicial confession. No? Of course, with the presence of his lawyer. At may mga tao pong reveal na kasabwat umano doon sa nasabing pamamaril. Itinuturing ng pulisya na election-related incident ang pamamaril sa barangay chairman. Idadaan sa cross-matching ang narecover na baril ng suspect. Dumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspect. Matatandaan na binaril sa ulo si Bringas habang nanonood ng basketball sa kanilang gym. Tumakas ang suspect pero naiwan niya ang kanyang motorsiklo kaya nagkaroon ng lead ang pulisya upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. CJ Torida, Balitang Amianan. Pagsusuot ng mga campaign merchandise ng mga botante, mahigpit na babantayan ng COMELEC. Ang detalya sa report. Mahigpit na babantayan ng Commission on Elections ang pagsusuot ng campaign merchandise sa mga voting center sa mismong araw ng eleksyon. Kabilang dito ang t-shirt, face mask, bowler at iba pa. Itinuturing itong uri ng pangangampanya. Papalabasin po sila through yung mga principal or yung tinatawag na Department of Education Supervising Officials. Sila yung nagmamantinin ng order sa loob ng voting centers. At kung magpumumulit po sila, i-endorse po sila sa PNP naman na naka-duty doon. Pabor naman ang ilang mga botante sa pagbabawal ng pagsusuot ng mga campaign merchandise. Maari kasi itong pagmulan ng gulo ng mga magkakatunggaling partido. Maigi na umanong sumunod sa patakaran sa pagboto. Oh, baka makagulo pa pagkaalis, sinusuot pa yung mga nila. Kasi may mga supporters yung kabila. May supporters yung kabila. Diba, pagka... alam mo, unang-unang nag-aaway dyan, yung mga supporters ng kandidato eh. Sa sinabi naman pong bawal eh, di ba? Kaya dapat bawal. Ganun na lang po. Oo. Sumunod na lang po tayo sa kung ano yung sinabi. Bukod sa pagsusuot ng campaign merchandise, bawal din nakuhanan ng litrato o larawan ang mga balota at pagboto sa araw ng eleksyon. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Presyo ng bulaklak, halos doble ang itinaas ilang araw bago ang Mother's Day. Sundan sa report. Ilaw ng tahanan, yan ang tawag sa ating mga magigiting na nanay. At sa likod ng pagiging ilaw ng tahanan, ang mabigat na responsibilidad na araw-araw, pinapasa ng walang reklamo at pag-aalinlangan. Hashtag Wonder Woman na may tuturing ang ating mga nanay na maasahan sa anumang oras. Kaya naman deserve ni nanay ang munting regalo para sa Mother's Day sa linggo, gaya ng bulaklak, staff toy, tsokolate at iba pa. Tatlo ang anak ni Aling Jocelyn. Kahit ano lang po ma'am, basta wish ko lang na sana mga anak ko
Malakas sila, ganun. Ilang araw bago ang Mother's Day celebration, tumaas na ang presyo ng bulaklak. Paliwanag ng ilang flower growers sa Benguet, kukonti raw kasi ang bulaklak ngayon dahil nasira ang karamihan matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa probinsya. Kasi umuulan palagi, sira na yung ibang mga bulaklak. Tumaas ng 50 hanggang 60 pesos ang kada bungkus ng bulaklak. Tumaas naman ng 20 hanggang 30 pesos ang kada stem ng rosas. Pag ganitong occasion Mother's Day, 50 hanggang 80 yung extra size, extra big. Sa nalalapit na Mother's Day celebration, iparamdam sa mga nanay ang kanilang kahalagahan sa ating buhay. May regalo man o wala, ang higit na importante ay ang buong pusong pagmamahal sa ating mga ina. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Walang inaasahang LPA o bagyo na maaaring makaapekto sa bansa ngayong weekend hanggang sa araw ng eleksyon ayon sa PAGASA. Sa ngayon, frontal system ang nagpapaulan sa extreme northern Luzon. Easterlies o mainit na hangin galing Silangan naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa Lunes, araw ng eleksyon, posibleng ulanin ang Ilocos at Cordillera regions sa hapon. Inaabangan na ng fans ang bagbakan ng mga koponan na pasok sa Final Four ng NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament. Kabilang dito ang top seed na Letra Knights, Mapua Cardinals, San Beda Red Lions at Perpetual Altas. Magsisimula na sa Linggo ang sagupaan kung saan unang maghaharap ang defending champion Knights at ang Altas alas 12 ng tanghali, habang magtatapat naman ang Cardinals at Red Lions sa second game. Hawak ng Letran at Mapua ang twice to beat advantage sa kanilang mga laro. Mapapanood ang mga laro sa GTV at sa iba't ibang social media platforms ng NCAA Philippines at GMA Sports PH. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Halos 3,000 mga pulis at militar magbabantay sa eleksyon sa Abra. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Isang misang idinaos sa chapel ng Abra Police Provincial Office sa pangungunan ni Bishop Leopoldo Haushan. Paghahanda ito ng kapulisan 3 araw bago ang eleksyon. Magdasal bago bumoto at saka lahat din ng mga PPCRB na FREL ay nakahanda na para tumulong sa isang maayos at lalong makahulugan na eleksyon. Samantala, inaasahan namang darating ang iba pang mga pulis at miyembro ng Special Action Force na augmentation nila sa pagbabantay ng eleksyon sa probinsya. Ayon sa Acting Provincial Director, halos 2,000 pulis ang ipapakalat sa buong probinsya at halos 1,000 naman sa hanay ng militar. Actually, ang ginawa natin is clustered natin by 3 or by 4 yung 27 municipalities. So, kung saan may percept na rivalry yung mga politicians, doon yung staging point niya. Sinang-ayunan ng Police Provincial Office ang nais ni Pangulong Duterte na otomatikong exemptions sa mga police at military force mula sa ganban ng COMELEC ngayong eleksyon. Ayon sa PPO, may mga police nang na-deploy para mag-serve ngayong eleksyon na walang issued firearm. Ang ginagamit nila is their personal license firearms at kailangan, kasi kung gagamitin nila yan during this election, is kailangan humingi ng exemption from the COMELEC. Mahirap talaga mag-secure lalo na kapag ikaw ay private citizen dahil kailangan may threat assessment. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Proseso ng pagboto sa eleksyon, alamin, sundan sa report. Excited na sa nalalapit na national and local elections ang 38-anyos sa si Donna mula sa Barangay 4, Dagupan City. Pero bagamat ilang beses na niyang nasubukan ang bumoto sa automated election, kinakabahan pa rin daw siya. Mahina yung ano nila, yung machine nila pag minsan bumabalik. Kaya medyo mahihirapan yung mga tao ngayon. Narito ang step-by-step na paraan ng pagboto sa darating na Lunes. Step 1, sumailalim sa temperature check bago pumasok sa voting center. Step 2, magtungo sa Voters Assistance Desk para alamin ang iyong presinto, sequence number at assigned room. Step 3, pumunta sa inyong assigned room at magpakilala sa electoral board.
sa pamamagitan ng pagsabi ng inyong pangalan at sequence number. Step 4, kunin ang balota, ballot secrecy folder at marking pen at magtungo sa voting area para bumoto. Step 5, ishade ang loob ng bilog sa unahan ng pangalan ng kandidatong nais mong iboto. Pagkatapos gawin yung step 1 to 5 at kung nakapili na kayo ng inyong mga napusuang kandidato, saka naman pwepwesto o pipila dito sa may vote counting machine at saka ilalagay dyan ang inyong balota. Sa steps number 7 naman, antayin na lumabas yung resibo at doon makikita kung sino ang iyong mga binoto. At step number 8, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng inyong kanang hintuturo. Magsisimulang botohan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang bagong patakaran na ipapatupad ng COMELEC ay yung pagpapatupad po ng safety protocol simula pa lang sa pagpasok sa voting center. Ang voting center po ay ito yung mga eskwelahan. Kasama si Henry Domenci, Russell Simorio, Balitang Amianan. Vaccination site itatalaga sa bawat polling center ayon sa Pangasinan PHO. May ulat, Claire Lacanilaw. Sa mismong araw ng eleksyon, magtatalaga ang Pangasinan Provincial Health Office ng vaccination site sa bawat voting center sa probinsya. Ayon sa PHO, nagbigay na ng abiso ang Department of Health para ipatupad ang paglalagay ng vaccination site sa mga polling center. Nagbaba na ng memorandum para sa paglalagay ng vaccination sites. Paraan daw ito upang mapataas pa ang vaccination rate sa probinsya. Ito po ay ini-encourage during the May 9 na eleksyon po na kung saan dadagpain nga ng mga botante ang ating mga schools. Nakatanggap na rin ang Pangasinan COMELEC Office ng kopya ng memorandum. Dapat nasa labas siya ng polling place at hindi lalapit ng 30-meter radius. Ang sila makikihalo sa mga pumipilang bumumoto. Bukas ang vaccination site para sa mga magpapabakuna ng first dose, second dose at first at second booster shots. Samantala, handa na ang ilang eskwelahan upang ipadala ang mga guro na magsisilbing bahagi ng electoral board sa araw ng eleksyon. Those teachers who will be serving in this upcoming election, they are required to go to their precinct, to their rooms, to prepare for the documents and to attend some trainings relative to the upcoming election. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Hindi matatawarang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na may karamdaman, tunghayan sa report. May hihigit pa kaya sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak? Ang senior citizen na si Aling Imelda Amasi ng Nueva Era, Ilocos Norte ay sumasalamin sa pagiging isang huwarang ina. Maliban sa kanyang pagiging responsable sa anim na anak bilang ilaw ng tahanan, ay may isa pa siyang higit na misyon sa buhay. Ito ay ang palakasin ng loob ng kanyang pang-apat na anak na si Nelson. Edad 34 at kasalukuyan na ikipaglaban sa buhay dahil sa kidney ailment. 3 beses sa isang linggo kung siya ay magdialysis. Si Aling Imelda ang kasama ng kanyang anak. Gamit ang motorsiklo, kailangan nilang bumiyahe ng 1 oras para magtungo sa dialysis center. Si Nelson ang magmamaneho ang kasang kanyang ina. Umulan man o umaraw, tinatahak ng mag-ina ang daan patungo sa Pagamutan para lang madugtungan pa ang buhay ni Nelson. Mahirap na mahirap, sir. Kasi pag nakikita ko yung anak kong nahihirapan, parang madudurog ang puso ko na makikita ko siya. Kung sana kunin ko na lang yung sakit niya, sir. Para ako na lang ang magtiis. Huwag lang sana siya. Para kay Aling Imelda, hindi nag-iisa ang kanyang anak sa laban ng buhay. Kanyang gagabayan ang anak para palakasin ng loob na harapin ang pinagdadaan ng pagsubok. Naniniwala po ako, lalong-lalo na sa Panginoon, na walang imposible sa Panginoon. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Mahigit 100,000 pisong halaga ng pera at gamit tinangay ng mga kawatan sa bahay ng isang barangay kagawad sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report.
Nilooban ng apat na armadong kalalakihan ang bahay ni Alfredo Honrado, kagawad ng Barangay Banawang Kalasyo, Pangasinan. Mahigit 100,000 pesos na halaga ng pera at gamit ang tinangay ng mga hindi pa naikilalang sospek. Base sa imbestigasyon ng pulisya, tinawag ng mga sospek ang kagawad na nasa loob ng kanilang bahay. Pero nang lumabas ang kagawad, bigla rin umanong pumasok ang mga sospek at saka mabilisang isinagawa ang pagnanakaw. Hindi naman daw sinaktan ng kagawad. Tinutukan siya ng baril and kinuha yung pera na nagkakahalaga po ng 100,000 po. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Amianan, nakuhanan ng pahayag si Kagawad Honrado, pero tumanggi na siya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Base po sa investigasyon po natin is apat po yung nagpunta po doon. So, inaalam po pa po ng kapulisan natin yung posibleng pagkakakilanlan through sa establishment ng ating mga eyewitnesses po, at the same time yung mga CCTV footage. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Organikong agrikultura itinuro sa mga PDL sa Ilocos Sur. Narito report. Nasa likod man ng mataas na bakod ang mga person deprived of liberty o PDL, hindi naman ito hadlang para may matutunan silang bagong kaalaman. Isinasagawa ang libreng programang Organic Agriculture Production sa Ilocos Sur Provincial Jail na magtatagal ng isang buwan sa tulong ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Nigyan po namin sila ng ganitong scholarship program para din po may pagkakaabalahan din naman din po sila. Sa pamamagitan ng organic farming, makakatipid sa gastos at matitiyak pa umanong ligtas ang mga aanihing bunga ng mga paninim. Ang mga natutunang kaalaman ng mga PDL, maaari rin umanong ibahagi sa iba. Mabalinda gisoro di giti kakadwa dito yung PDLs, ken kastamitin di giti farmers nga kayat na nga makasurusuro, nga umay ito ag surusuro dito yung giti provincial jail. Magagamit din nila ang panibagong kaalaman sa kanilang paglaya. Yung mga kaalaman na magagadag natin dito, pwede nating may apply o kaya tawag natin dito, pwede nating i-pattern yung knowledge na makukuha natin dito para sa kinabukasan natin. Kasama si Norman Raka, Teres Sundayon, Balitang Amianan. Bibida ang mga Wonder Moms sa All Out Sunday sa Linggo kung saan ipagdiriwang ang Mother's Day. Kasama ng Kapuso Moms ang Ayos Barkada kung saan hahataw sina Pokwang, Camille Prats, Cheryl Cruz, Geneva Cruz, Tina Paner, Gladys Reyes, Regine Tolentino, Tuesday Vargas, Maricris Garcia and Comedy Concert Queen Ai de las Alas. Sasamahan sila ng AOS Moms na sina Aisel Santos at Jenny Gabriel. Kasama siyempre si Barbie Fortesa, Derek Monasterio, Gabby Garcia, Rita Daniela, Christian Bautista, Mark Bautista, Shane Sava, Lexi Gonzalez, and Julie Ann San Jose. Papanood ang All Out Sundays alas 12 ng tanghali sa Kapuso Network. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Si 36 anyos na lola sa Alcala, Pangasinan, patay matapos masalpok ng bisikleta ng umano'y kalahok sa bike race. Tutukan sa report. Patay ang 76 anyos na lola na si Erlinda Galieno matapos masalpok ng bisikleta sa Barangay Pindangan East, Alcala, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang biktima na naglalakad sa gilid ng kalsada. Patawid na rin siya sa kabilang kanto nang mabangga siya ng bisikleta. Tumilapo naman ang biktima at nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Dinala siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ang nanay namin ay alam naman natin na may edad na siya. But then the way she died isn't natural way. Okay lang kung natural way but it's very tragic. So ayun po, talagang nakakalungkot nga nangyari po. Base sa investigasyon ng pulisya, lumabas ng bahay ang biktima para bumili ng merienda. Kasali ang rider ng bisikleta sa isang bike race ng mga kabataan sa lugar.
posibleng hindi napansin ng siklista ang papatawid na biktima. Sinag-organize yung isang organizer doon ang problema, walang coordination sa barangay. Bali mga panito, mga 30 plus na participants, walang coordination kaya yung barangay, hindi sila nakapagkuha ng tanod at ganun din po sa amin. Ayon sa kaanak ng biktima, nagtungo na raw sa kanilang tahanan ng siklista, pati ang organizer ng bike race. Nareglo na raw ang insidente matapos silang magbigay ng tulong pinansyal sa naiwang kaanak ng biktima. Kasama si Henry Domensil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Sunog sumiklab sa Ilocos Sur Provincial Capital. May ulat, Teresong Dayon. Nasunog ang gilid ng Ilocos Sur Provincial Capital. Agad ding naapula ang apoy matapos rumesponde ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang pinagmulan umano ng sunog, itinapong upos ng sigarilyo. Yung CCTV at doon, nakita natin na may personnel doon ng Provincial Capital na naninigarilyo. Hindi na nagpaunlak pa ng pahayag ang mga nakuhanan ng CCTV na naninigarilyo. Ganoon din ang pamunuan ng Provincial Capitol. Ngunit ayon sa BFP, nagpapasalamat ang pamunuan ng Provincial Capitol dahil sa mabilis na responde. Dahilan para hindi na kumalat pa ang apoy sa ibang bahagi ng Kapitolyo. Marami umanong kable na malapit sa nasunog na mga karton. Pero dati, ma'am, kasi yung nakalagay lang doon mga cartoons, pile ng cartoons na parang basura. Kasama si Norman Raka, Teresong Dayon, Balitang Amianan. Anin na pong news team ng GMA Regional TV nakahanda na para sa pinaka-komprehensibong coverage sa May 9 elections. Narito ang report. Matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng 14 leg ng GMA Regional TV Masterclass Series sa Luzon, Visayas at Mindanao, handang-handa na rin ang 11 GMA Regional TV stations sa panibagong hamon. Ang maibalita ang pinakamalaki at pinakamahalagang kaganapan sa May 9 elections. Ayon kay GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso, 60 news teams sa buong Pilipinas ang magsasanib puwersa para sa komprehensibong pagbabalita mula sa araw ng eleksyon sa May 9 hanggang May 10. Katuwang ng GMA News sa pagbabalita ang 11 strategically located na RTV hub sa North Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol Region, Central and Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao, Southern Mindanao, South Central Mindanao at Western Mindanao. Maliban sa mga newscast, nakalatag na rin ang iba't ibang help desk sa rehiyon na handang tumulong sa mga botante. Antabayanan din ang special live coverage ng iba't ibang morning programs. Kasama na dyan ang Mornings with GMA Regional TV alas 8 ng umaga sa GMA Regional Channels. Mapapanood din sa Regional TV News alas 10 ng umaga sa GTV at sa inyong Balitang Amianan ng alas 5 ng hapon sa May 9. Tumutok din sa www.gmaregionaltv.com pati na rin sa mga official Facebook account at YouTube channel ng GMA Regional TV. Ang lahat ng ito ay alinsunod sa kampanya ng GMA Network na dapat totoo. At makakaasa kayo na ihahatid ng inyong GMA Regional TV ang mga mahalagang lokal na balita dahil hashtag local news matters. CJ Torida, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si John Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Harold Reyes. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.